think, ang nangyayari kasi, si Alice Go is really a collateral damage, no? Ang problem kay Alice Go, mukhang si Alice Go hindi nagbigay pugay sa mga karampatang gambling lords. Kaya siya inipit. Competition si Alice Go. Yes, I think competition. They are taking her down not because they are concerned sa bansa natin. They are taking Alice Go down because they want her share of the pie. Yun yun. Has there been any comprehensive assessment of all the transgression of Alice Go in relation to Pogo? Like, correct. Ano yung mga rules na exactly na binayulate ninyo? Ano yung mga crimes na exactly kinumit niya? Now, you know, if you're able to prove it, wala mong problema. Hindi, kulong nyo si Alice Go. Hindi ko naman pinagtatanggol si Alice Go eh. But, sure. You know, ang problema kasi dito, kitang-kita kasi namin mga bystanders na kayo, nag-aagawan kayo ng turf. Alam mo yun, parang mga pusher na merong nagbebenta doon sa isang lugar na hindi naman sa kanya dapat yung lugar na yon. Nag-aagawan sila. Mismo yung presidente natin, ano, is a Chinese day descendant. May ano, oo, di ba? Mananakaw pa yung descendant niya. Chua. Marcos is actually, their name is actually Chua. Tapos binili lang nila yung Marcos na last name. Senator, I may actually explain that. Di ba, sabi ni BBM na, ano, na their parang tawag nito, their lahi is a pirate. Magnanakaw! Mm-hmm. Dati pa lang, magnanakaw na kayo. Joseph? Hi, ate. Miss ka na namin sa Black Up. Nga pala. Nakita mo na yung ano, latest. Hindi ko kasi nakita like in full. It was just parang dumaan sa feed ko. Mm-hmm. Wherein the balikbayan na student from London mm-hmm. is having an interview to someone. I'm not sure if it is related to Pagcor. Mm-hmm. So the question was is that bakit ang dami ng illegal na MMM sa Pogo? Ayan ang pag-uusapan natin. Enough! Ayan! Oo. Teka, maganda yung kinap na video ni, ano eh, ni Tita Rose eh. Teka. Ito. Ay, alam mo naman ito, si Tita Rose, laban na laban to sa buhay eh. Ayan. Ito naman sila, di ba? Dito, kinap na ni Tita Rose. Ayan. Wait lang ha. Go. Sino tong guy na ini? Taga-Pagcor to eh, di ba? I think so. Taga-Pagcor siya. Ito pa ang Korean eh, ayan. So, mabilis lang naman yan. Wait. Pakinggan natin. Noong araw po kasi, illegal naman sila, di ba? Noong araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakatulong sila sa pandagdag nakita ng pamahalaan. Tapos ngayon panahon ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga Pogo. Ano po ba ang nangyari? Okay, noong una kasi may mga lisensya yan, ano? Yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal Pogos, and now yung mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang, ano? Dati lahat yan may lisensya. But yung iba, nung panahon nga ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, ano, hindi na nagpa-renew yung iba. Ibig sabihin, tumatakbo itong mga to na parang colorum. Nag-ooperate sila. Ba't hindi sila nagpa-renew? For no reason eh. Ayaw na nilang mag-renew. Siguro naramdaman nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Okay. So, 46 lang yung nagpa-renew. Tapos itong 402, hindi na nagpa-renew yan. So ito, nakakalat ito sa buong Pilipinas. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. But majority, yung pinaka-bulk ng mga illegal Pogos na yan, nasa Metro Manila. Kung hindi sila titunong, yung may mga lisensya na yun, at nahulihan natin sila, eh, pwedeng tabla na natin. Nag-i-issue ka po ba ang Pagcor ng bagong lisensya o tinigil na po ang pag-i-issue? Alam ko, tinigil na po nila yung pag-i-issue. Eh. Dahil matitigas na po itong 402, eh. Ayaw na talaga nilang siguro. Ayaw na nila magpa-renew eh. So talagang, ibig sabihin, hindi na sila magpapailalim sa Pagcor. What gives them the idea na kaya nilang gawin yun? Hindi ko nakikita kung sa sila humuhugot ng lakas ng loob. Hindi ko talaga ma-imagine. Nung ano na yun, ang tingin ko kasi yung connection TP. Merong resources kasi yung mga ito eh. Alam mo, hindi lang, ang pinag-uusapan natin dito TP, hindi lang yung barya-barya na pera eh. May resources ito, may connection. And then, sa tingin nila, yung mga baka pakiramdam nila, siguro yung pera natin, kaya na natin. Tsaka yung connect plus yung connection natin. Protector ba sila na for mga government officials? Kasama sa investigation. Ngayon bigla ko lang rin naalala. Ayan. E teka, ano ba reaction dito nila? Bigla ko lang rin naalala. Meron parte sa libro na kaya pinayagan na mapuesto si Altenco sa Pagcor. Uy! Kasi may gagawin lang daw sila. For a year. For...
Ay, yun pala yung comment ni ano ni Yusek Pama tsaka ni ano Yusek Marlon. Ayan. Diba? So, the intention was actually good towards the admin, but the outcome is... wait. Just to ano ha, yung nasa libro, actually, na kaya na rin in-appoint si Altenko kasi may gagawin, it is Okada-related. It is Okada-related. Not necessarily Pogo. It is Okada-related. Teka ha, bago tayo mag-discuss ng video na yun. Ay, naku, ako wala pa kayong libro ng kay Attorney Vic. Bumili na kayo. Diyos ko. At talagang pagkabasa nyo ng libro, talaga ika-crown nyo si Mother Dragon. Mother Dragon, eto na ang crown. As in, sabi ko sa inyo. At ang alam ko, pagkakaalam ko, ha, ang mga pasabog ni Mother Dragon sa pipeline ay talagang... Mawiwintang sila. Oo. Exciting days na to, kaya talagang nagpahinga ako. Char. Kasi kailangan lumaban hanggang July 19, char. Pero ang funny lang ba, kasi, di ba, yung designated survivor, inano talaga nila, like, they actually capitalize on it? Mm-hmm. Which is just really pathetic ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Yung sa confidential fan. Eh, kasi ano eh, alam nila kasi bobo yung mga tao. Kaya nga, dapat, huwag basta-basta maniniwala. Kaya nga, dapat, we have to be critical. Kasi, tried and tested na talaga that the mainstream media and the politicians are really going to manipulate our minds. True. Diba? Look at Chris Aquino! Look at Chris Aquino! Yung mga etos ni Chris Aquino na, pinatay nyo ang dad ko! Diba? Parang, tas putang ina! Yung mga okay, anak mo, chami-chami dun sa asawa ng pamilyang pumatay sa dad mo. Diba? Ang ina nyo. Diyos me. Hi, Joey. Hi, Damian. Hello. Yeah, tungkol naman dyan sa ano, sa Okada. I have a friend who works for Okada. And he's one of the big guy. Mm-hmm. And the truth about that is Tony Boy Kowanko actually has a personal and deep relation with the owner. Involving Okada in great scandal of casinos. Yung father. Yung yes. Tatay, Not just the father, including the son. Including the son, okay. Yep. Uh-uh. And tungkol naman kay Chris Aquino at saka yung mga bata na nag... Ang gitin naman ng Okada mo kwento. Ay, yeah. Oo, ano? Akala ko nadagdagan mo pa. Ano yan, Joey? Okada now is in the brink of collapse kasi tinakbo ni Tony yung money. Ah, really? Yeah. And uh-huh. kaya nga sila ngayon, hindi sila napapasahod kasi... Yeah, tinakbo ni Tony. Is that so? Yeah. Hindi sila sumasahod ngayon. Siya mismo, he's one of the big guy. Hindi siya sumasahod ngayon ng 2 months. Yung sweldo niya ngayon is galing mismo na sa boss niya. Pero yung sa accounting mismo or sa HR department, no money is coming in. It's not earning. It's not earning. Well, I know that Okada is in trouble right now. I know it's in trouble right now. Pero hindi ko sure yung yan ang takbuhan ng pera. Yung ano, hindi ko pa... I do not know yet. Pero one of these days, Damian, i-connect ko yung ano, itatry ko i-connect yung mga naglabasang balita tungkol sa Okada. Remember yung Japan issue ng yung heavy luggage, ganyan. And then the article of the write-up of Attorney Vic sa book niya ng Okada, ganyan. Kasi it's very interesting. And you know, that's the reason why I think itong si Martin Romualdez, he needs to go! Tangina, anong ginagawa ng mga colleagues niyo dyan? Yung ibang mga congressman, you're not really going to oust this guy? Ano ba yan? Not just that, Joey. si Drunkard, si Drunkard at yung Chubby, including yung Thinking Pig, ay nakatanggap din ng money galing Okada and the Runaway Bride. Yeah, that was 2022. Ayun. Sabi ni Tita Glenda Fernando, basahin ko lang ang mabilis-mabilis, Damian. Miss Joey V. Pizarro is very responsible in that statement. Even Kobe Bryant have that rule. Him and his wife don't ride same plane. Look at what happened. Yes. Ayun. So yun. Yeah, Joey, ba't ko nagdi-delete ng followers mo? Mahina kay ano, aakyat yan? Eh, sagwa ng bunganga mo. Bryant, masagwa rin bunganga mo. It's a tie. Anong pinoproblema mo sa sagwaan ng bunganga? Eh, ikaw rin to napakasagwa. Hindi ko gets. Yung magre-reklamo kayo sa kan Joey, pangit na ugali niyo. Eh, papangit rin ang ugali niyo. It's a tie! Anong nare-reklamo niyo? Hindi umakit ka, Brian.
It's a matter of kung kaya mong panindigan yung sinasabi mo, umakyat ka. Ang problema, hindi mo kayang panindigan yung ano, yung tapang mo. Diba? Hindi mo kayang panindigan. Ganun lang kasimple yan. Huwag nang maraming excuses. Wala yung maraming joey sa gwa ng bunganga. E, ba't ka punta ng punta ditong putang ina mo ka? Diba? Pagkatapos ikaw, at sa gwa ng bunganga mo dyan sa comment section. Diba? Di pa kakita dinidelete ngayon eh. Ako pa talaga, hindi ko kaya. Ako pa talaga hindi ko kaya. Eh, kayo to iniimbita kong umakyat. Ayaw niyong magsipag-akyatan. Mag-isip ng mabuti, Brian. I think if you're just going to do this, ano, no, yung paulit-ulit na ganito na nag-evade-evade ka lang, eventually, I'm going to block you. Sayang ka na sa space eh. I mean, by the way, Brian, bago ka umalis. Oh, I'm giving you an opportunity to back up what you're saying. Diba? At my expense. I mean, if you can really, ano, no, if you can really hold your ground and you are confident with, ano, no, with what you believe in, if you really have the conviction to fight for what you believe in, you can go up here. At paano kung na-convince mo yung mga followers ko, diba, at yung mga nanonood dito, then it becomes your game. Diba? In my platform. You're going to ruin me in my own platform. Ano yung hindi nyo kayang gawin dun? Bakit hindi mo matake tong opportunity na to? Pagkatapos, ang problema mo, masama ugali ko, ano, babaitan kita. Pamimeryendahin ka. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto mo maging mag-best friend muna tayo? Bago ka umakyat? Mga ambisyoso pala ka rin pala kayo eh. Pag asshole kayo, asshole lang din ako. Ngayon, walang reklamuhan na masama ugali, eme, ganyan-ganyan. Matapang ka eh, matapang din ako. Salbahe ka eh, di salbahe din ako. Kaso, ang difference natin, ako, kaya kong panindigan yung tapang ko. Ikaw, hindi mo kayang panindigan yung tapang mo. Ganun lang kasimple. So, wag ng mga ano, wala ng mga etos-etos sa mga drama-drama na, eh, paano kami aakit? Kasi hindi kayo makaakit kasi nga duwag kayo. Hindi dahil sa masama ugali ko or dahil mabait kayo. Duwag kayo. Okay? Pakipasok sa utak. Duwag kayo. Hindi nyo kaya tong ginagawa ko kasi nga duwag kayo at tanga kayo. Pumasok na ba sa isip? Brian, daming etos. Of course, I'm not an angel. Angel ka ba? Hindi rin naman. O parehas tayong salbahe dito. Patibayan tayo dito. Diba? Kung sino yung pinakalisonable, yun ang magwawagi. O, hindi mo naman kaya. O. So, tigil-tigil na. Huwag na masyadong daming arte. Okay? Ayan. Anyway, iwanan muna natin yung Okada. I'm definitely going to do a ano vlog about it. Kasi nga, ano... maganda pagka nabasa niyo na rin kasi yung libro eh. Ayan. Hindi ko pa natatapos. Hindi mo pa natatapos. Oh my God, hindi ko pa natatapos. And by the way, Brian, bago ka umalis or matulog, nakamagkano ka ngayon? Congratulations. Congratulations. So, at least, di ba, kumikita kayo sa akin dahil ine-entertain ko pa. Oo, magkasalamat kayo. Kumikita kayo dito. Eh, punta. Uy, Joey, punta tayo dun, ano, kay yung kinabimbi at George na nag-visit kay FL. Wait lang. Before that, ano ang tawag dito? Yung ano muna, yung sa pagcore muna. Ay, oo. Yung sa pagcore muna. Ito muna, yung video na pinakita ko kanina. Ayan. But anyway, Prime Minister Tambilat, meron kang gustong i-share? Naka-ano ka? Naka-mute ka, Prime Minister. Tawa-tawa ako sa pamilyan. Okay, sabi na ganun. Eh, ano eh, balakura ka. Parang, wow, kayo, mababait kayo dito, mga hayop kayo. Naghahanap kayo ng kabaitan sa akin para naman ang babait ninyo. Putang ina nyo. Hello. Ayun. Hi, Prime Minister. Hello. Magandang umaga. Yun lang, ang comment ko lang is yung about kay, anong in-expect natin sa zona? Wala lang. Yun lang yung naisip ko ngayon. Ah, anong report ni... Magandang pag-usapan yan, ano, Prime Minister. Oh. Pero maganda yan, mag-set tayo ng live na yun yung yun. Before ng SONA or 2 days before ng SONA. Kung ano yung mga expectations natin. Magbabarong din ba, Joey? Mag-wear din tayo ng barong. Para saan? Diyos me. Ayun. Anyway, yun. State of the Nakaw address eh. State of the Nakaw address. Ayun. Anyway, ayan. Teka! Ano gusto niyo unahin? Unahin natin yung pagcore video or yung may gustong kudain si Damian tungkol kay Bimbi at saka kay Chris eh. Unahin muna natin yung pagcore. Ano pala yung pagcore? Ano nangyari doon? Sige. Eto nga, yung kaninang video na pinalabas ko. Ang sabi, di ba, ayon sa kwentuhan nila, Zef, ikwento mo nga yung kwentuhan nila ni Tipi at saka nung taga-pagcore doon. Zef,
Diyan pa ba, sir? Yes. So, yes. So, di ba, may pre-saw na interview si TP and all. And then, TP was actually asking na, why is it ang dami ng mga illegal pogo? Wherein, during the time of Duterte, these pogos are actually legal and was also cited during the time of PDOTS that it is actually helping us economically because this is the only thing or this is the reliable source of income during the height of the pandemic. So according sa PAGCOR na nagsalita, because these POGOs are actually no longer renewing their licenses. They might have someone in their back. Sorry. Ewan ko, bakit hindi sila, di ba parang, bakit tinanong ni TP na, bakit hindi sila, ewan ko, ba din sila nagre-renew, ineme, ganyan-ganyan. Ano, so, leading yung mga questions niya. Oo. Okay, anyway, ito yung mga claim, no? Ito yung mga claim doon. First, ang sabi nila was, ang dami ng mga illegal na pogo. Yung mga dating mga registered, ayaw na daw mag-register, pero nag-ooperate pa rin. So, para daw silang colorum. Para daw silang colorum. So ngayon, dahil colorum sila, illegal sila. So ngayon, kung bakit ayaw nilang mag-comply, ay hindi raw nila alam kung bakit. Diba? Sabi, hindi raw nila alam kung bakit. In April 12, 2023, the PAGCOR Board of Directors, sinuspend nila yung application ng bagong ng lisensya. They stopped providing accreditation of new training program providers. Pagkatapos, itong training na to is essential sa pagkuha ng lisensya. Essential din sa pagkuha ng lisensya. Sinuspend nila yung process na nire-require para makapag-renew ka ng lisensya. Tapos sasabihin nila, hindi nila alam kung bakit hindi nag-a-apply. Eh, sinuspend niya yung process. What are you talking about? Diba? Correct. Pagkatapos parang, anong, naglagay ng moratorium eh. Sa application ng mga training kinembot na necessary para magkaroon ka, may issuean ka ng lisensya. Diba? Ngayon, ganito yan, If you already a license holder, ang question, why are they not complying? Bakit dati nakakomply sila? Bakit ngayon hindi sila nakakomply? Take note, yung moratorium notice na sinabi ko sa inyo, February 20, 2020, meron ng guideline on the issuance of offshore gaming employment license and accreditation of training program providers. February 20, 2020, meron ng ganun. Okay? So ngayon, ang tanong dito, ano yung hindi nakakomply ng mga bagong operators? Bakit hindi sila nakapag-apply? Eh baka nga kasi nag-moratorium ka. Para doon sa requirement nila in order to renew the license. Pag sasabihin nyo, hindi nyo alam? Sobrang weird. Well, if my understanding is incorrect, I think TP should be smart enough to bring that up doon sa conversation. Kasi ang nangyari dito ha, hindi ko maintindihan. Ito pinaka-familiar kayo eh, business permit, right? Business permit. You have your business. Okay, from year 2021 to year 20, let's say sabihin na natin ng 2022, taon-taon nag-a-apply ka ng business license, right? Ka-apply ka ng business license. Okay. Taong 2023, hindi ka nag-apply. So, noong 2023, illegal ka. Kasi hindi ka nakakuha ng lisensya for 2023. Pero tinuloy mo lang yung negosyo mo. Tinuloy mo lang yung negosyo mo. What is the process? What is the process there? You probably would be penalized, right? Kasi parang, ba't hindi ka nag-apply? But these are going to be administrative in nature. The process is, you write that entity na hindi nag-apply for business license na bakit ka nag-ooperate. Anong nangyari sa'yo? The previous years naman, nag-a-apply ka naman ng lisensya. Diba? And so there would be a proceeding at least at the minimum, no? Na parang, bakit wala kang lisensya? Bakit hindi? Eh, previously naman meron kang lisensya, but ngayon ano nangyari? Diba?
Ngayon, kung kunwari, nag-ooperate at hindi nila na-issue ng lisensya at all, di ba? Then what are you going to do? Di-apprehend mo na sila. True. I don't think, ano, no? Kung kunwari ako, ha? Kung kunwari ako, pogo operator ako. Which one should I prefer? Ginagawa kasi tayong tanga ni Tipi at saka nung kausap niya. Leading. Kami ni Bishi Bish, renew and pay for the penalty. Correct! Di ba? E paano ka makakapag-renew na ka-moratorium? Yung requirement to get a license. Di ba? Kung hindi talaga sila doon na bahala, Joey, no, na sabay-sabay 400 plus entities hindi nag-renew. Ayaw na lang nila, di ba? Oo. Hindi ka ba magtataka, and yung BIR mismo na wala silang natatanggap na ganung kalaki? Kasi billions of pesos ang nagiging tax doon, nakokolekta doon. Hindi ba kayo nagtaka na billions of money nawawala at the same time? Hindi nila want to apply for license? Want to Oo, and at the same time, yung 125 million na confidential fund ni Sarah, pinagpapatos nyo. At saka yung 100, magkano yung 10 billion yata yun, no? Yung tax nila. Na nakakontribute nila sa tax. Hindi nyo lang yun maano? Hindi nyo lang yun mapansin na 400 entities na POGO ayaw na mag-apply and nag-ooperate pa rin sila ngayon and you're not holding them accountable and or you're just holding them accountable now? How about the penalty? Correct, correct. Ngayon, ang tanong, pag hindi nag-apply tong mga to at hindi mo nalisensyahan, is our government competent enough to secure that they're going to pay all the necessary fines and penalties? Kasi sabi mo, ang daming illegal eh, di ba? Would you be able to secure all the fines and penalties for all these POGO operators operating without license? Di ba? By the way, meron ng rules ha, established na yung rules para sa licensing 2020 pa lang. Di ba? 2020 pa lang. Now, huwag nyo kaming gawing tanga. Kasi kami, nagnenegosyo din kami. Kumukuha rin kami ng mga permits, alam rin po namin yan. Okay? The reason why there was a moratorium doon sa mga requirements para makakuha ng lisensya is why? Sila na rin, taga-Pagcor na rin na nagsabi, may mga resources yan, may mga pera yan, ganyan-ganyan. Government officials are not tempted to play with the resources of these POGO operators? Of course, hindi kayo santo, maraming korup sa inyo. Hindi lang namin kayo mapakulong, wala lang kaming hawak na ebidensya, pero kitang-kita po, yung mga biglang nagyayamanan na lang ng mga nilalang dahil protector ng POGO. Meron ba kayo ng huling ganyan? Kasi, kung lahat yan lisensyado, di walang protector. You just have to pay what is scheduled to be paid. Ngayon, kung illegal yung mga yan, you're creating a huge space for corruption and that is when the BBM administration failed big time. Eh, ano pa, Joey? Daan-daan? Bigla, all of a sudden, ayaw na lang nilang mag-renew? And tinatry nila i-connect ito kay Duterte ni FPPR, FPRD. And at the same time, si PRRD nga yung nag-lisensya sa kanila. Where in fact, back in Estrada ba yun na time na nag-i-exist na sila? And well, hindi nga sila licensed no nung nag-i-exist na sila before. At bakit hindi nyo i-connect doon kay, ano, kay Estrada? Sa moratorium nila, sila mismo ang nagsabi, February 20, 2020, the offshore gaming employment license and accreditation of training providers were already approved. So all this BBM administration has to do is to fucking implement that. Bakit hindi nyo na-implement? I think at bakit ayaw nilang sundin yan? Nasabihin nyo, eh, ayaw namin kasi biglang ayaw na lang nila. Then there is something wrong with you. Why do they not want to follow you? Diba? Eh kasi nga kaya nga hindi mako-comply dahil naglagay nga kayo ng moratorium kahit gusto nilang mag-comply. Eh meron kayong moratorium, eh di putang ina, anong gagawin natin dyan? Paano sila mag-a-apply? Eh may moratorium. Diba? Ayun. Yes, I think ate, one of the reason why na they are opting not to renew their licenses, it's because of the new implementation guidelines of PAGCOR. Diba, they have already abolished the POGO and they have changed it to internet gaming licenses. And according to the regulation, they need to have 100 million and then the 25 million you need to pay it upfront for you to get a license. Mm-hmm. Sabi ni ano, sabi ni they are not paying, ang tawag dito, fax lang tayo ha. Sino yung nagsabi na they are not paying taxes? Asan na yun? Yung comment, eto. Sabi ni DYC29, tangina. Yung mga ganito kasi mga tangina, yung mga pinaglalaban, hindi naman kayang panindigan. Ano. They are not paying taxes, heist, sabi niya.
10 billion yun yung tax nila collectively sa 400 entities. Tax revenue from Pogo more than doubled in 2022. Remember, 2021 lang naging ano ha, entirely legal yung Pogo operation dito sa Pilipinas ha. Taxes collected from Philippine offshore gaming operations surged in 2022, partly on the back and reopened economy and pandemic era reforms that sought to squeeze more revenues from the controversial industry. Data sent by Department of Finance showed that a total tax revenue reaped from Pogo skyrocketed 127 fucking percent to 8.878 billion in 2022. This was significantly larger compared to the 3.81 billion rate back in 2021. Okay, saan banda yung sinasabi na they are not paying taxes, DYC 29? Ano na? Baka pa nga, ano, they are paying taxes and then they are also paying someone else. That's the reason why ayaw nila mag-renew. Or baka naman, pinipigilan silang mag-renew ng taxes para lagay-lagay lang muna. Yung parang ganun. O, pwede din. Or someone else wanted to, tawag na to. It is very simple, no? They wanted to create a space for corruption. That's the problem. Uh-oh. Kapag kunwari ikaw, may mga business na nag-ooperate sa lugar mo, ang gusto mo, lahat yan, kumuha ng business permit. Di ba? Because you want them all to be sanctioned, to be legal. Di ba? Na may imprimatur yan doon sa local government. That is what a decent public official will think. Di ba? So ngayon, for example, ikaw nahuli kita, oy Zef, nag-ooperate ka ng business dyan na wala kang business permit, ganyan-ganyan. Ay, hindi lang po ako nakapag-renew kasi po eh, nagkaroon ng ganito, kinembot, ganyan. Pero mag-a-apply na po ako. Okay, you pay the fee, the penalties, and then mag-renew ka. And then you make yourself legal, ganyan-ganyan. Eh, ang problema, itong mga Pogo, ano sila mag-renew? Eh, naka-moratorium. Baka someone else wanted to monopolize the market. Exactly. And rumor has it that they are sitting down with each and every Pogo operators in order to make deals with each and every one of them separately. And that's the rumor. I don't know how true it is. Wait lang. Damien, I do not know how true it is. But you know, you created a space for corruption. So that is why there are rumors like this. Kung talagang matino kayo na mga public servant, ang gugustuhin ninyo ay i-assess yung mga yan at i-publish ninyo ano exactly ang mga deficiencies ng mga yan kaya't hindi nakapag-renew. Kung ayaw nyo ma-question, that is what you are supposed to do. Why? Because the rule is already established in 2020. Ba't hindi nyo gawin yun? Pagkatapos ang sasabihin nyo sa amin, ay hindi nga namin alam eh, bakit ayaw nilang mag-apply eh. Ulul! Diba? Joey. Nag-moratorium kayo. Anong hindi nyo alam? And ngayon, Joey, ginagawa nilang sample si Alice na ganitong mangyayari sa inyo. In case. Joey, diba? Can I share something related to gambling? Yes, Peter, let's go. Okay, pa-review lang tayo, no? Year 2000, ha? Paba, ang tagal na, no? Pero papakita lang natin na talagang when it comes to gambling and the national government really wants a piece of that. Very lucrative business. Lagi yes. Yan. So this was actually the downfall, the root cause of the downfall of the Estrada administration. Dito yan talaga. And kung kayo, mga bata pa kayo nung nangyari to, but I was in the middle of it because I was working there in Clark. So during that time, meron pa yung, there was a bitter rivalry between the between Ato Ang, Chavit Singson for two casinos. They were vying for the licensing to be given by PAGCOR, eh ang presidente noon si ERAP. So, little do people know that yung mga anak mismo ni ERAP were part of the second casino na hindi makakuha-kuha ng license because Ato Ang was already holding the license for the other casino. Noong hindi na kuha ni Singson, ni Chavit ang blessing outrightly ni Estrada and PAGCOR, suddenly, through the economic zone, through Clark, tinanggal lahat muna ang paglalicense. The same way, same pattern na sinasabi mo, tinanggal yung mga accredited training facility. So, hindi makakuha ngayon ng license yung second. So, ngayon ko na-realize, pattern to. So, ganun din you are going to
put a suspension on a matter that is crucial for the license application. So, ganun ang ginawa nila. So, ang nangyari, napikon ngayon si Chavit, and yun nga, kaya yan nagkaroon ng mga hearing noon, Rica Fort and everybody, yan, mga HR managers namin yun noong time na yun. Mm-hmm. And they had to testify in court, leading to the downfall of Estrada. But what am I trying to say here? People can make mistake, and this can create, dahil nga napaka, ano, this is really the... a show of corruption, and it can easily create mistakes crucial that we are waiting for that this government can possibly commit. Diyan siguro nila talaga gusto, yan ang gusto nilang gawin, to probably centralize this gambling pogos and have control. Marami say sila sa lahat, diba? Yun, naka-ano talaga sila sa lahat. Meron silang COVID sa lahat. Yeah, yun. Actually, I was just brought back to that. Kasi parang familiar tong setting na to, yung mga material requirement, i-hold nila. Parang hindi nga naman makakuha ng lisensya yung napahirapan, giving room for corruption na o-offeran mo ng kung ano-ano yung authorized people. Parang ganun lang. And actually, trying to look at ano eh, kasi parang Tita Eats, kapag ako kunwari, nag-moratorium ka sa ano, tapos nag-expire na yung mga lisensya, you must have like a contingency rules eh. Na parang, syempre, paano kami, you made this impossible for us to renew. So ngayon, paano, syempre, alam ka namang bigla kaming mag-close shop dito just because you, ano, deprive us of completing the requirements for license renewal. It's not fair. It is not fair. May mga procedural lapses talaga doon. I'm trying to find out if PAGCOR provided a contingency, ano, no? A contingency. Like, kasi ganito yan. Kung kunwari, again, balik tayo sa business permit. Kunwari sa business permit, ang sabi, ganito, ang mga kailangan mo sa business permit, kailangan mo ng yung tax payment mo for the previous year, kailangan mo ng sanitation kinembular, kailangan mo ng ocular inspection, kailangan mo ng, itaits na laglag ka po. Ano, ganyan. Kung kunwari, for example lang ha, kunwari, yung sanitation department ng LGU, nasunog. Tapos, namatay yung engineer doon, or whoever na nag-i-issue ng sanitation permit. So, required yun para mag-renew ka ng license. Kaso that office was destroyed. Even the people in it na nag-i-issue ng mga certificate, yung mga sanitation kinembot. What is the proper recourse? The proper recourse is, okay, sige, itong specific na requirement na to, tatanggap kami ng mga application. Posibleng ganito yung maging, ano, no? Yung maging ganito yung approach dyan. Sige, tatanggapin muna namin lahat ng business permit application ninyo, pero pending yung sanitation permit. So ngayon, i-issue ka namin kayo ng business permit, pero kapag na-convene na uli namin yung sanitation office at nakita namin na may problem dyan sa inyong mga businesses sa sanitation, we're going to strip your business permit anytime. Hindi ba dapat ganun? Nag-guess niyo yung point ko na dapat meron kang alternative scenario. That's how you properly approach the processes. Pero ito, hindi ko alam kung nag-provide sila ng ano eh. Nag-provide... For me, ha, to be blatant about it, they wanted all the licenses issued before to be erased so that it's them who's going to decide kung sino ang dapat malisensyahan at hindi. And at the same time, they can impose terms on the new, ano, no, on the new POGO operators. Siyempre, gusto nila, kanya-kanyang parte na. Diba? I'm so sorry, ha, but, you know, for a bystander, it looks like ganun yung sitwasyon dito. Kasi what I don't understand, there is already a rule established. And that is why I would like to address the comment of Jax de Molay. Sabi niya, Alice Lialgo is the manifestation of POGUS corruption created by Duterte's administration. Jax de Molay, hindi mo nagigets eh. Ang POGO talaga, ang gambling talaga, malapit talaga sa corruption yan, sa violence and crime. Okay? Dahil ang daming pera dyan eh. Ang daming pera dyan. And this has been going on since era time. Okay? What PRRD did is to regulate them. Okay? Hindi, well, you would not be able to like zero out the corruption ng mga dahil sa ano, no, dahil sa mga ginawa ni PRRD. But PRRD put them in strict regulation. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, okay? Lumiit yung space nila sa corruption, Jax de Molay. Kasi otherwise, kung hindi mo sila ilalagay sa strict regulations, sa licensing issuance, sa mga rules and regulations na mga ganyan, then they can just do everything that they want. Diba?
Because PRRD started taxing them, started regulating them, started imposing rules and regulation, mas maliit yung space nila sa corruption. Ngayon, ang problema, binababoy nitong administrasyon na to, imbis na mag-build up sila dun sa mga rules and regulations na inimpose na, gusto nilang isang tabi yun, tapos maggagawa sila ng bagong approach nila. Why? Yun yung tanong. Kaya ka nga nag-rules and regulation kasi gusto mong paliitin yung ano eh. Kung hindi nag-regulate si Duterte, malaki yung space sa corruption dyan. Anli yan. Bakit parang si Duterte pa yung may kasalanan na hindi, wag masyadong ano to, masyadong buraratong pogo. Lagyan natin ng rules. Bakit si Duterte pa yung ano, may kasalanan? Na pinaliit niya yung space for corruption sa pogo. Nakukuha niyo ba? Ganito yan ano, lahat po ng sugal illegal. Lahat ng sugal illegal. Ngayon, if you're going to sanction it, then it will allow the government to tax them more efficiently, to collect regulatory fees more efficiently. Kasi legal eh. Diba? May post yata si SAS ng ano, na may plano daw ang government to become the next Las Vegas. Tapos kung ganito yung patakaran nila, parang hindi nakaka-entice ng mga investor for like Pogo eh. Ay, nawala ka. Hindi nakaka-entice ng ano. Kung you're going to aim for being the next Las Vegas, dapat may mga polisiya ka na attractive for investment. Tapos kung sa pinapakita nila ngayon na they're doing like a crackdown sa mga pogos, I think it's not practical to be showing that that kind of ano para mag-entice ng mga investment sa in pogo industry. Iman ko anong gusto nilang ipakita na nakakalito rin. Baka okay. Gusto nilang gawing illegal para maging gusto nila illegal para maging illegal yan. Pag hindi ka ni-regulate ni PRRD, di mas lalong nalublob sa putikan yung industriya na yan. Di ba? Tapos baka gusto nilang gawing illegal para yung mga pogo maging illegal at hahanap ng mga kapit. Oo. Para corruption na naman. Ganito kasi yan eh. Yung pogo, isa siyang malaking marshland. Alam mo yung putikan na may tubig at saka may land na putikan, ganyan. Yung wala naman talagang ano doon, nabubuhay doon na normal. Ganyan. Isa siyang malaking marshland. Okay? So anybody can just go there at i-enjoy yung putikan. Okay? What PRRD did, okay, itong marshland na to, lalagyan ko ng bakod. Okay? Lalagyan ko ng bakod. Para kung sino yung gustong pumasok doon sa putikan na yon, yun lang yung mapuputikan. Hindi mag-overspill yung putik nila pag lumabas sila. Nagets nyo? Ngayon, kumbaga kunwari, hindi ka naglagay ng bakod dyan, then everybody can just lublob themselves doon sa putikan na yon. At yung putik na yun, kakalat sa entire nation. Diba? Sa entire land. Pati yung mga hindi marshland na area, mapuputikan din. Pero dahil nag-regulate ka, o yung mga magpuputik dito lang kayo sa loob ng may bakod ha, hindi kayo pwedeng lumabas dyan. Nagets nyo? Ayun. Yeah, ang tingin ko lang is baka di nila gusto ipa-regulate ang mga pogo is para makahanap ang mga pogo, yung mga nais mag-invest sa Pilipinas ng pogo. Humanap ng mga kapit para mas more corruption pa. Yung sinasabi kasi nung kausap ni TP na hindi namin alam kung bakit it's really the foundation of padrino system in pogo operations. And it's not good because pagka ganun, alam na nga natin na ang sugal ay lalapitin ang sugal ng crime, violence and corruption. Pagkatapos hindi mo pa i-impose yung existing rules mo diyan. Eh di ginawa mong free for all nga. Again, ginawa mong free for all yung putikan. 'Di ba? Dapat ang makakapasok lang diyan sa putikan yung sanctioned lang, yung may lisensya. 'Di ba? Eh ayaw mo nang ang gusto ni Jack Demolay, ang gusto niya walang bakod, ang gusto niya anybody can lublob themselves in the putikan. Kasi di since wala kang bakod, yung naglublob doon sa putik can just after maglublob diyan, punta na siya sa ibang lugar, magpuputik siya sa ibang lugar, wala kang pakialam. 'Di ba? So kakalat yung putik nila kahit doon sa mga lugar na hindi naman maputik. 'Di ba? Gets nyo? Ay, Damian, you wanted to say something? Ay, okay na ako doon. Yeah.
Michael, ako lang yung sa ano kay Erop talaga yung nag-start. And tama ka talaga, Joey. Niregulate yan ni PRRD kasi matagal na yun, na pattern na yun. Tama talaga si ano si Kita Eats dyan. And that's the reason why nung lumabas yung balita niyan, yung nasa isip ko lang is, oh, another Erop na naman. Another Erop na naman to. There's a whole lot of people na involved talaga dyan, and it's another, we're waiting for another Chavit. Yeah, well, sa totoo lang, no, I think, you know, this is how I view Alice Lialgo, si Mayor Alice. This is how I view her. It was so unfortunate that she was able to put up Pogo. Eh, hindi ko alam, no, kasi dinideny niya na meron siyang hand sa Pogo. But I think she has hand doon sa mga Pogo operations dyan. And yung Pogo operations niya, it used to have a license. Legal naman yun dati eh. Sinasabi rin naman sa news yun eh, na meron siyang lisensya before, tapos eventually sinuspend na lang dahil nga sa mga investigation na to. Okay? Those are in the news. Diba? So, ibig sabihin, ang debate talaga dyan is whether or not moral ba na dapat nag-engage? Kasi dapat pag public official ka na, wala ka na talagang kinalaman sa kahit anong mga gambling-gambling eh. Yung mga officers, yung mga public servants, yung mga government employees, they're not allowed to be seen in any, ano, no, in any gambling sites. Ay, isa pang question yan kay Martin Romualdez eh. Ano ang equity mo sa Okada, Martin Romualdez? Yung supposedly bawal yan eh. Diba? So ngayon, ano ang tawag dito? You know, she has to answer to whatever na question sa kanya na legal. She has the duty to respond to those. But I think, ang nangyayari kasi, si Alice Go is really a collateral damage, no? Ang problem kay Alice Go, mukhang si Alice Go hindi nagbigay pugay sa mga karampatang gambling lords. Kaya siya inipit. Ginawa siyang ano, sample. Ginawa siyang sample. Ganun. Yeah. So kaya inilabas nila na inilabas ang mga baho ni Mayora. Eh pagkatapos, ang nangyari kasi si Alice Go, eh successful gambling lord na nga, naging mayor pa. Pero ate, may question eh. Mahal pa ng mga taga-Bamban. Eh mahal na mahal si Alice Go ng mga taga-Bamban eh. Competition si Alice Go. Yes, I think competition. They are taking her down not because they are concerned sa bansa natin. They are taking Alice Go down because they want her share of the pie. Yun yun. Eh kaso nga lang, ang lamang ninyo kasi, si Alice Go, kahit naglublub sa sa putikan, naging mayor, minahal ng mga taga-Bamban. Eh mahal na mahal siya ng mga taga-Bamban eh. Kahit pa paano, mukha sinishare ni Alice Go yung yaman niya dun sa mga taga-Bamban. True. Anyway. So parang, ano na yung parang sa akin, yung parang tigil-tigilan niyo ako sa mga padrama-drama ninyo na spy, ganyan-ganyan, eme-eme, ganyan-ganyan. They are trying to milk everything that they can sa Alice Go story. Yun yung gusto nilang gawin. Like yung gusto nilang gawing example para ma-reinforce yung xenophobia. I mean, eh kung ganyan lang rin pala, sige, lahat ng Chinese sounding name dito sa government employee, tuntunin natin yung lahi niyan. Tingnan natin at what point sila bumili ng identity. And parang lumabas din natin sa balita, Joey, na ano, hina-highlight na naman nila yung Davao kasi marami daw doon sa Davao na may mga nakakabiling, mga Chinese nationals ng identity. Lalayo pa ba sila sa Binondo, Diyos me? Di ba? Di ba? Ayun. Tsaka ate, for me ha, yung premise kasi kay Alice Go, yes, okay, andyan na tayo, her documents or bogus or whatnot. So what are we doing with our with these agencies who provided her the documents? What are the steps? Kasi parang nalilihis tayo. Oo. Alam mo, tama ka dyan, Seth. Yun nga yung problem eh. Kasi there is already a rule. So dapat, when you deal with the Pogo operation, it should be based on the rules. But they are not doing that. Ang ginagawa nila, si Alice Go, ginagawa nilang telenovela. Ay, ito po sa farm, ito po sa farm. Has there been any comprehensive assessment of all the transgression of Alice Go in relation to Pogo? Like, correct. Ano yung mga rules na exactly na binayulate ninyo? Ano yung mga crimes na exactly kinumit niya? Now, you know, if you're able to prove it, wala mong problema. Hindi kulong nyo si Alice Go. Hindi ko naman pinagtatanggol si Alice Go eh. But, sure. You know, ang problema kasi dito, kitang-kita kasi namin mga bystanders na kayo, nag-aagawan kayo ng turf. Alam mo yun, parang mga pusher na merong nagbebenta doon sa isang lugar na hindi naman sa kanya dapat yung lugar na yon. Nag-aagawan sila.
Mafia style. Mafia style. Like, for example, in this area, it should be run by this family, and yet they wanted the pie of Alice Go-O. So I think that's really the reason why. And for me, ate ha, that about in regards to that spy, pucha, why would I put someone there who looks like me to spy the people? And bamban talaga in all places here in the Philippines. Meaning, we have just heard bamban because of Alice Go-O. It just made significance because of Alice Go-O. But in reality, she's actually, I mean, that area is actually insignificant in the Philippines. And then, just ko Lord, yung mga Pinoy, di ba, we're actually using Chinese technology. They can just open that camera of Oppo, Vivo, Huawei, and whatnot. And they have their... And to think... magpapadala sila ng spy sa isang endeavor na questionable pa, di ba? Correct. Tapos, and to think, China has their own parking space sa space. They are actually not sharing to anyone. Uh-huh. Di ba? So, it means China can always spy to anyone. They just need the satellite to run. Mm-hmm. Ayun nga, eh. So, parang, meron ba silang idea kung anong-ano, kung gano'n naka-advance sa China ngayon? Diba? Tangina! Ano yun, magkatapos magsa-spy sila through Pogo pa? Diba parang, you know, buying identity, Filipino identities, is not something that a spy will do. It is something that Filipino-Chinese would do. Diba? Mismong presidente natin, is a Chinese descendant. May ano, oo, diba? Mananakaw pa yung descendant niya. Kuwa. Marcos is actually, their name is actually Chua, tapos binili lang nila yung Marcos na last name. Senator Aimee actually explained that. Diba, Senator, sabi ni BBM na, their parang tawag na to, their lahi is a pirate. Magnanakaw! Mm-hmm. Dati pa lang, magnanakaw na kayo. So, wag nyo kaming i-etchos na because of Alice Go-O. Ayun, ako what I hate about the Alice Go narrative is they're using her story to be xenophobic. As an excuse to be xenophobic. Ayun. Yun yung nakakaano doon. And to think, ate, itong mga oligarch natin, where are they doing business? They're actually doing business with China. SM. Diba, ang daming nilang kinukuda about China, where in fact, we cannot run our country without this country. Mm-hmm. Ano pa, may pa boycott Chinese product in a comment using their Vivo Realme phone. Correct. As if may impact tayo sa China, Diyos me. And alam mo yung narrative nila, ate. Ekonomiya natin sa China. Yes, Seth. Kasi 'di ba tambay naman ako sa TikTok. Alam mo yung narrative nila kasi 'di ba ang sabi namin is it is actually giving dent sa ano natin, sa agriculture natin, especially with the banana farmers, blah blah blah. Alam mo ano nila ang narrative nila? Why are we not exporting it to Europe, EU? Alam mo ba ganun kadali lang 'yun? Ano ka, babaliw ka ba? And to think ha, yung may isang ano doon, may isang Filipino businesswoman sa UK. She's actually creating banana ketchup. And do you know where is she getting the banana? She's actually getting the banana in Rwanda, not in the Philippines. Diba? Tapos, ang lakas yung nakaka-high blood. True. Sabi ni MJ Kapundan, isa din sa ikinasusuka ko sa issue Alice Go, kundi pala established na Pinoy siya, bakit nakatakbo as mayor? This is so true. Ibig sabihin, napaka-weak ng filter natin for people for public office. Natatangahan din ako sa kwento na spy siya. Alam mo, this is so true, no? And nobody's calling it out. Na okay, so totoo pala na hindi Pilipino si Alice Go at siya ay bumili ng kineme, ganyan-ganyan, at nakatakbo siya, naging mayor na, ganyan-ganyan, and we weren't able to realize. And nobody's calling out our weak system. Diba? Hindi ba serious concern yan? Kasi it doesn't take like, a very, very high technology or parang a well-planned infiltration kineme para lokohin tayo mga Pilipino. Kasi ganun lang naman pala kadali maging public official dito eh. Wala naman kasi assessment kung ano yung, di ba? So what about that? Nobody's calling it. Nobody
is making it as a legitimate issue. When in fact, yun yung dapat na isa sa mga pinag-uusapan natin dyan. We have a very weak system. So, what now? Diba? The Alice Go story exposes the vulnerability of our electoral process. Diba? Correct. And I think ate ang ginagawa kasi ng ano ng COMELEC is that they will only review your COC if someone actually questioned it. And here we go. Someone did not question it. So, mm-hmm. 'di ba? Mm-hmm. So what are we doing? Ayun. So, China, bago ka makapasok sa Communist Party, dapat may examination pa, may rigid process pa bago ka maging part ng Communist Party. Si Xi Jinping, remember, nung chinek natin yung background niya, it took him like 10 times. 10 years, may 10 times. 10 times to, before he actually became a part of the party. Diba? Oo, para maka-enter lang siya. Like kami mga applicants sa... Mm-mm. Ayun. Well, anyway, ano yun, Damian? Meron kang nagkasabay kayo ni ano? Ay, okay. Ayun lang.